Okay mga peeps, so welcome naman po sa ating podcast. Yung topic na pag-uusapan natin ngayon ay about sa nangyayaring investigasyon sa kagawaran ng PNP kung saan yung ilang official ay involved sa money heist sa mga Chekwa. So sa mga hindi nakakaalam sa hearing na to, mga peeps, ito yung mainit-init na issue. Kung saan na yung isa sa mga pinaghahanap na source ng information about sa pera ng mga Chekwa ay sumuko kay Congressman Erwin Tulfo matapos na magpalabas ng warrant of arrest yung Kongreso dahil hindi nga sumipot yung dalawang lalaki, which is Filipino, na driver at bodyguard ng mga Chekwa. So, inimbitahan sila para humarap sa Kongreso, pero dinedman nila, kaya yun, naglabas sila ng warrant of arrest. So, ito mga peeps ha, bibigyan ko kayo ng konting clip, yung audio tungkol sa isa sa mga akusado na pulis. Kung paano niya nilagay yung sarili niya sa kahihiyan. Kasi itong pulis na to, tuwing tatanong siya ng mga congressman ay puro deny. Kahit na nilalaglag na siya ng mga ibang pulis na kasama sa nangyaring kalokohan, nangyaring money heist, ay dinideny niya pa rin. Kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw yung katotohanan. So ito, pakinggan natin mga peeps, no? So ang magtatanong dito ay si Congressman Dan Fernandez dahil siya yung chairman ng naturang hearing sa Kongreso. So ito yung katanungan niya at ito yung kasagutan naman ni Major Quijano. Question kay Major Quijano. Major Quijano, is it true that 4 days after the operation, you bought a Ford Territory? Bumili ka ba ng sasakyan na Ford Territory? Opo, Your Honor. Bumili ka ng Ford Territory? Yes, Your Honor. Binigay po ng business partner to, may business partner ko. Binigay business partner mo? So, ayan, mga peeps. So, ang sinabi ni Major Quijano, pagkatapos siyang tanongin ni Congressman Dan Fernandez about sa bagong billing Ford Territory, ibinigay ito sa kanya ng kanyang business partner. Tuloy natin. Palad. Full name. Hindi ko po pwedeng sabihin niyo, Honor. Hindi niya raw pwedeng sabihin. Kasi baka may manghingi pa, mga peeps. Tumanggap ka ng Ford Territory. Napakayaman naman niya para bigyan ka ng Ford Territory. Sino siya? Your Honor. Baka siya yung nakakaalam ng lahat na ginawa niyong operasyon. Ha? Kaya bigyan ka ng Ford Territory. Sino nagbigay sa'yo ng Ford Territory? Second lying mo na yan. Gagawin ka na namin 30 days. Maniwala ka. Gagawin ka na namin 30 days. So, ayan yung sinasabi nilang gagawing 30 days. Ito yung cite in contempt na iginawad sa mga pulis na nagsisinungaling. Kasi nga talagang pinagpipilitan nila yung kasinungalingan nila at ayun, napigo na yung mga congressman. Kaya sinite in contempt sila ng 15 days. So ngayon, sabi ni Congressman Fernandez, dahil pilit pa rin nagsisinungaling tong si Mokong, si Police Major Quijano, eh gagawin niya na raw 30 days yung paggulong dito sa mga pulis or kay Major Quijano. So, tuloy natin. Sino nagbigay? Your Honor, may business po ako, Your Honor. Ano negosyo mo? Nagpapautang din po ako ng pera since 2009 pa. Sa kanina nagpautang? Sa Bulacan. Taga Bulacan po ako, Your Honor. Taga Marina, Bulacan po ako. Meron din po akong business na mga motor. Okay, kung meron kang negosyo,
ang tinatanong lang namin sa iyo, okay? Sino yung nagbigay sa iyo ng Fort Territory? Brand new. After 4 days ng operation, napaka-timing naman ang binigay na, ano? Na binigay sa iyo na sasakyan. Fort Territory pa, bago. Yun, no? Sa tagal ko na pong nagbabayan sell ng mga motor, niregaloan ko lang po yung sarili ko kasi birthday ko. So, ikaw nagregalo sa sarili mo. Ayun. So, mga peeps, yun ang malaking expose na ginawa niya sa sarili niya. In-expose niya yung sarili niya dahil lang sabi niya ngayon, yung huling statement niya ay binili niya yung Ford Territory at iniregalo niya sa sarili niya dahil birthday niya. Talagang makikita niyo mga peeps na pathological liar talaga itong isa sa mga police na si Major Quijana. Dahil yung bunganga niya, bumubuka pero yung utak niya hindi nag-iisip. So ganyan yung mga talagang pathological liar, yung bang iba yung iniisip sa sinasabi ng bibig. So ngayon, huli siya. Huli siya sa sarili niyang bibig. Yung una, sabi niya, ibinigay doon ng business partner niya. Tapos, bandang huli, ang sabi niya, binili niya, niregalo niya sarili niya dahil birthday niya. Boom! So, tingnan natin mga peeps kung paano niya susolusyonan yung statement niya na yan. So, yun nga. So, anyway, yung nangyari nga na to ay, sa mga hindi pa nakakahalam, bibigyan ko kayo ng konting kaalaman sa kasong ito. So, nangyari to nung September, no? Last year. So, yung mga Chekwa ay ito ay ayon kay Congressman Akop na di umano ay may nag-send sa kanya ng impormasyon na to. Sa kanyang cellphone. Alam niyo naman si Congressman Akop, siguro may mga insiders. Gusto ko tong Congressman na to talagang matapang at straightforward magtanong. So anyway, yun nga. Ang sabi ni Congressman Akop, ayon sa kanyang source, ay nag-withdraw daw yung mga Chekwa sa Solaire ng 60 million. So may resibo pa, pinakita yung resibo sa hearing. So, itong dalawang Pilipino, o sino man sa kanila yung nagchuchu sa mga kakilala nilang polis na yung amo daw nila ay mayroong pera. May mga milyones. At yun nga, itong si Guevara, which is siya yung pinakamataas sa grupo na pumunta sa kondo ng mga Chekwa. So, itong si Guevara at si Quijana, ayun, nanlaki yung mata. At nakarinig ng pera, ayun, dinemonyo yung utak, gumalaw. So, ngayon, nag-iisip sila kung paano nila mapapasok yung kondo. So, ang naging idea ay i-raid yung kondo at palabasin na merong firearms o mga baril yung Chekwa, which is sa pagdinig ay tahasang sinabi ng mga police na kasama sa money heist, kasi money heist to eh, kasi pera lang eh, hindi nga bangko yung pinasok pero ano naman siya, milyones yung nakuhang mga pera, kaya may mahahalintulad natin to sa pagpasok sa bangko, talagang money heist ang dating. Kasi marami sila eh. So anyway, yun nga. So, ang sabi ng mga kasama nilang police na mas mababa yung rango ay itinanim lang nila yung baril sa kondo. Which is, todo din naman to si Quijana at si Guevara. So, yun nga. Kaya nagkakaroon ng hearing sa Kongreso. So anyway, so, imbis na yung baril lang yung kunin sa kondo, ay naglabas sila ng maramihang karton na naglalaman ng mga pera, milyones.
mga peeps. So, imbis na i-inventory dun sa lugar kung saan na nakuha yung mga pera, aba, inilabas mga peeps sa condo at yung in on the spot lang na report ay 4.6 million. And then after 2 days, inilabas yung 27 million dahil sabi nga ng mga tsekwa na hindi lang 4.6 yung pera na nasa condo. Marami pa. Kaya nung after 2 days, inilabas nila Major Quijano yung 27 million at gusto ni Major Quijano na gawa ng special report, which is hindi pumayag yung pulis na pinagdahlan ng pera dahil nga late na. Meron mo yung kalokohan, ano? After 2 days, siguro kahit grade 1, mga peeps, kahit walang pinag-aralan, magtataka. Yung mga may common sense, magtataka bakit 2 days lumitaw bigla yung 27 million after nung pagpunta sa kondo at pag-seize nung mga pera. Tapos, merong tauhan si Quijano na nag-check-in sa hotel after nung nangyaring ano yun, money heist. Daladala yung dalawang luggages na alam naman natin na puno ng pera. So, mula sa labas, dire-diretso sa hotel, hindi man lang sila huminto sa desk para i-book yung sarili nila, kundi tuloy-tuloy sila sa kanilang kwarto. Ibig sabihin, meron nang nakabook para sa kanila. So, ito talaga lahat to, mga ano to, pre-plan. Talagang pinilano na bago pa sila sumugod, bago pa nila gawin tong money heist. Pero ang hindi nila alam ay dadaan sila sa napakaraming CCTV. Kaya doon sila may expose mga peeps. So, itong video natin mga peeps, hanggang dito na lang. Tingnan natin sa susunod na mga hearing kung ano yung pwede pang mangyari. Lalo na't kaabang-abang yung susunod na hearing dahil nga magsasalita na yung driver ba o bodyguard na isa sa mga source ng mga pulis na kung bakit nalaman nila na may pera yung mga tsekwa. So, tingnan natin mga peeps or panoorin natin yung hearing na gagawin sa susunod at bibigyan ko kayo ng konting idea sa susunod nating podcast kung ano yung mga nangyari at pag-uusapan natin dito sa ating channel. So sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa ating channel, please subscribe po at hit nyo lang yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong download na videos. And please like and share our videos. Hanggang dito lang yung video. Ingat po tayo lagi. Peace.